sana makabalik tayo sa ganung man. Tulad ko, laki sa akin ni Pete na ang daming nawala. Ang dami. Noong nagsisimula na yung career ko, dinaw na naman ako dumaon eh. Parang, hindi ko naman sinisisi ang COVID, pero andun na yun, andun na kami, andun na ako. Siguro dahil nakakalimot eh. Baka i-dinaw muna ako pansamantala. Eh, salamat. Mga pagsubok na yun. Pandemic na rin ako nun eh. Oh. Almost pandemic eh. Galing shooting. Eh, awa ng Diyos. Mabait pa rin sa ano, Panginoon. Recover. Nakarecover. Nakita niyo naman yung, oh, yung proseso ng pag-recover ko. Talagang mahirap. Eh, awa na din ng Panginoon. Eh, andito tayo. Medyo ika nga eh. Marami ka pang gaganap ang role. Kaya hindi pa pinapahintulutod. Oo. Oh. Siguro siguro isang way din na pinagpahinga rin ako ng panahon kasi hindi na talaga ako nakakauwi ng Muntinlupa. Eh ngayon nasa Muntinlupa ako. Ang tagal na panauwi ako ng Muntinlupa. Noon, panahon na kasagsagan ng showbiz career. Uwi ako ng Muntinlupa, wala akong damit, maliligo, alis. Lalo no kasama ko si Sergio Trinidad. Ay, buong Pilipinas na ilibot namin. Matutulog siya sa akin, ginigising mo. Oo, oh, ganun. Bibiyahin ka, little bag yun. Pinunta namin sa Mindanao. Ay, may video ko nun. Oh. Sa Facebook. Kumbaga, napakasarap maging buhay production. Pero nalimutan ko na talaga yung ano. Sa sakyang kumakain, sa sakyang nagbibihis. Kaya nga, baka kaya nga, ano, pinagpahinga lang tayo ng, ano, ng mundo. Kasi, dati hindi ako umuwi dito sa Muntinlupa. Ngayon, araw-araw ko nandito, pagising ko, sariwang hangin ng Muntinlupa na nasasagap ko. Mga kapitbahay ko na nagahihilin uli sa akin. Hanging appliance. Welcome po pala ngayon sa bagong edition, New Year edition ko dito sa Team Poblacion. Ito eh, pagbati na rin nga po pala namin ng ano, sa ganang bagong taon sa ating lahat. Mula sa Team Poblacion. Saka ano, wala si Boy. Smart. Cameraman ngayon si Mark. Okay. Meron po kaming guest. Special guest. Siguro naman, kilala nyo na. Kilala nyo na. Ginagalang sa industriya. Napakagaling na director. Napakagaling na driver eh. Magaling na driver. Direk Chukoy Torres. Papaantay dyan. Hey. Ay, mga Team Poblacion vloggers! Gre, kamusta ang New Year ngayon? Ayos naman. Lahat naman tayo dumadaan sa ganitong crisis. Kaya yung New Year, nasa bahay lang. Wala, walang natulang yun. Wala. Swap test ko lang eh. Okay. Swap test lang. Anyway. Ano ba atin? Anyway. Okay. Ito, okay. Matagal na itong ano eh. Matagal na itong talagang dapat ano eh. Mapag-usapan eh. Oo. Tungkol sa buhay-buhay ni Direk. Yan. Direk, paano ba nagsimula yung pagiging Direk Chukoy? Paano ba? Hindi mo na Direk. Ano mo na ako? Isa mo na akong simpleng empleyado na nagsimula na lightman. Lightman ako 2002, 3, ganun. Isang production din. Nagsimula ako yung typical na pumupunta sa shooting. Kami maglalatag ng kable, tapos kami uli uuwi kasi dilinisin namin yon. Boxing show to, ito yung Saved by the Bell. Sa Channel 9. Channel 9 siya. Tapos, with Chino. Hindi pa. Noel Sarate, Mark Zambrano, maraming. Sila yung mga... Sino yung mga uprising star ng boxing natin ang napanangan? Doon na si Senator Manny. Andun na sila, Bernabe Concepcion. Donaire. Yan, mga ganyan. Sila, meron kami Roberto Gonzalez, Alsa Baupan. So, yung mga nasirang si Gores. Hindi namin na, parang dumaan pero hindi namin nagiging, hindi ko na ikano, na-handle. Yun, production staff ako ng Saved by the Bell na typical na empleyado. Tapos, nagsimula yung directing career ko noon, nung umabsent,
Kasi pagka sineset up namin yung kable, yung floor director, di kable yun eh, hindi naman uso wireless. Ito na yung umpisa ng pagiging. Hindi pa, lineman pa, lineman. So pag tumakbo yung floor director, lalargo ko, para sa ranggola. Pagbabalik, kikip-kirin ko. Eh ilang taon, dalawang taon ata, isang taon, mahigit, ilang trabaho ko. Naaral ko yun, yung pagiging floor director. Hanggang sa one time, yung insidente, may coverage, wala yung floor director, may sakit. Ako yung napili ng kaibigan ko. Land director ng show. Ayun, ako pila floor director. The rest is history na. Hey guys, nagsimula sa mababa. Nagsimula sa mababa. Okay. Paano naman direct yung mga unang handle mo niyan? Director. Ako kabado ko. Sobrang kabado ko nun. Experience mo dyan. Yung 5, 4, 3, 2, 1, nasabi ko 1, 2, 3. Okay. Sobrang kabado. Kabado, siyempre. Bago tayo nun eh. Tapos hindi natin alam yung trabaho. Nakikita lang natin. Uwido lang. Kumbaga, uwido lang. Pero talagang inaral na, naaral mo talaga direct sa pagiging taga-kikid lang muna, pero naaral mo talaga yun. Oo, ay nakikita ko siya, nakikita kong ginagawa niya. Alam ko kung paano yung ginagawa niya. O susulat, minumustra. Tapos kasi pares naman kami merong parang overhead. Naririnig ko siya sabi ng director sa booth. Yun na, ano ko naman. Yung mga panahon na yun. Kasi, awa naman ng Diyos, natutunan ko yun. Naging floor director ako ng Saved by the Bell. Hanggang sa naging director na ako noon. Kasi yun na yung tumagal eh. Naglipat-lipat na ng channel yun. From na channel 9 naging ABC, tapos solar hanggang sa bumalik uli sa channel 9 CS9, tapos sa TV5. Ayun, doon na kami nagwakas sa ano, sa anong channel to, basta CS9 tsaka solar, doon na nagtapos yun. Then lumipat na ako na ibang trabaho. Eh teka mo na direct. Yan ba yung mga TV program lang, as in TV program? TV program. Eh, pagdating naman dun sa movie. Gumawa muna ako ng mga documentary ng boksingero. So, dun ako nahasa. Kasama ko yung mga ilang mga reporters at tulad ni Sir Chino. Gumagawa kami ng mga short documentary ng buhay ng mga boksingero. Yun, dun na. Philippine boxing. Philippine. Oo. Dun na rin, nagawa ko yan. Yung namatay na si Makin, ano may ano, kasi may namatay na isang boksingero na forgot na lang yung name at saka baka magkamali ako ng pangalan. Okay. Yun, doon nagsimula yun. Yung simula, bata ka ba eh? Talagang pangarap mo yung director? Hindi ko masabi yung pangarap eh. Kasi ang gusto ko noon, sumama lang ko kani-kanino. Kung sino yung kaibigan ko, sasama lang ako. Ano yung ginagawa ng kaibigan ko, gusto ko na rin. Hanggang sa na-maintain ko itong pagiging director, nung yung nag-maintain yung mga kaibigan ko eh, production ng mga kasama ko. Di ba, pagka mga bata tayo, mga pangarap tayo sa buhay, yung ano mo na ng bata ka, ano talagang gusto mo maging mangyari sa buhay mo? Pangarap ko maging politiko eh. Kasi nung nag-aaral ako ng elementary, lagi ko nakikita yung mayor namin sa Muntinlupa. Napunta sa school namin, dinadalaw yun, tapos nakikita ko siya, para minamasid niya yung school, tapos may mga bodyguard. Ah, gusto ko kaya maharap. Pala, kaya rin pala, bago muna naging director ko, naging kagawad pa pala muna. Oo, tumakbo ko. Anong year to? Nagtatrabaho na ako sa production. Director na ako noon. Anong year yun? 2010. Director na ako noon kasi ako na nagdedirect ng Saved by the Bell eh. That time, ako na gumagawa ng mga live coverage sa Araneta. Tatanda ko, naiboto kita eh. Naiboto pa kita. Oo, thank you. Yung iba, hindi na alam yun. No, Ayun, bago yun. Baga sinubok ko pa rin yung pangarap ko. Yung tanong mo na pangarap ko nung bata ako, sinubok ko pa rin. At pumasok pa rin ako sa mundo ng politika. Kahit pang barangay. Balik tayo sa pagdedirect. Direct, yung movie, nakapag-handle ka ba ng movie? Oo. Ilang movie to, direct? Marami na rin. Basta yung kay Tado, yung Bukbok, tapos Bakasara, Debuho sa Indie Film Festival, tapos STI yung entities, naging best director ako sa film fest na yon. Tapos gumawa ako ng mga pinikula rin pang mainstream, eh, yung mga Pamilya Puti, Buhay Boksingero. Ito bang Pamilya Puti, direct eh, kailan ang exactly
ma-showing to. Kasi dami gabang eh. Hindi ka ma-showing eh. Hindi ma-showing. Ito ba yung inabot ng pandemic? Inabot ng pandemic eh. Hindi siya ma-showing kasi nga yung trial and error namin, di ba? Wala sinihan. Sayang nga eh. Kung na-showing, kung napapanood siya na maraming tao, makikita yung galing, buhusay ng mga artista ko doon. Hindi biro, mga bata. Alalaki na ngayon, yung mga bata na cast ko doon. Batang Kalsada. Galing sa Batang Kalsada movie. Tapos Buksingero, yung kay Onyok Velasco. Tapos gumawa kami ng isang malaking pelikula. Ito nga yung Pamilya Puti. Under by the Cool Boss Film Production. Eh, may na-showing naman namin sa mga maliliit na theater, piling-piling theater. Pero yung talagang lumabas, hindi pa. Kasi nga, very challenging yung pagpapalabas sa sinihan. Oo. Oh. Bagay nga, abot ng pandemic. Joe Mapa, doon si Joe Mapa. Oh. Luby Loso, doon din, Pamilya Puti. So, nung inabot ng pandemic, direct, eh, di tigil ang pagdidirect, walang... Wala. Pasulput-sulput, tapos... Ano bali ang naging libangan mo, direct? Simula nung, hindi naman libangan, o ano naging buhay-buhay mo nung nag-pandemic tayo? Ano? Tumulong ako sa barangay namin, nagdala kami ng mga relief. Eh, pero sumisingit pa rin yung mga activities ko sa Pinoy, sa showbiz. Pero mas marami ako naging ginagawa ng pandemic nung sa barangay namin kasi naging driver ako. Tapos kami yung nag-deliver tayo, kasama ko to sila Gemay. Nag-deliver kami ng mga relief sa mga, yung bawal talaga lumabas, bahay-bahay. Yun. Nakapagdala ka pa sa bahay. Oo, yun naman. Sa, para sa populasyon. Eh, anong apekto sa'yo ng pandemic sa buhay mo? Hanggang ngayon, anong apekto ng pandemic sa'yo? Maka malaki. Malaki ang epekto kasi talagang nawala yung ano, nawala yung normal kong buhay, yung normal kong kita, yung mga normal kong kakasama sa showbiz. Yung ginagawa namin nila Tito Romeo Romulo na nagtuturo ng workshop sa mga bata. Tapos, at the same time, yung income. Talagang dumaan tayo sa punto na halos wala. Yung washout na talaga. Oo, oh, wala binagyo. Talaga. Binagyo. Oo, ang dami naman. Baga, talagang walang halos kita kasi nga, depending lahat ng ginagawa ko ng pandemic. Ang dami ko pinikol eh. Ongoing yung social climber. Nawala din. Madaling salita, kadamay ako ng mga sambayan ng Pilipino na halos nawalan din. Pero kahit pa paano, sa tulong ng pamilya, nakakaraos. Tsaka yung ipon. Importante yung ipon. Ito rin pandemic na ito, lumabas yung ano eh, idea ng pagbo-vlog. Oo, oh, ayun. Yung vlog natin, yung Poblasyon Vlogger, after nung relief, nakita-kita kami. Nakilala ko si Gemma, ikaw, lalaki na matagal. Si Mark, si Bors, maraming kaibigan. Sabi natin, diba, nag-uusap na tayo, bed tayo. Ako mag-deter. Biruan lang. Doon na buo. Ayun, na. Tsaka yung Cool Boss family ko, yung isang taon kong kasama din. Naging isang pamilya din kami. Ayun. Eh, direk, itong Christmas, anong... Maraming karanasan nung panahon na nagbo-volunteer kami. Magkaiba kaming team, pero isa yung ginagawa namin. Yung procedure, yung proseso ba? Ibang team yan, pares na yung... Sila Mark, si Bors, naging driver namin. Ako, nakakita ko ng aso. Pinasok namin yung isang bahay. May aso, nakagat ako. Pusa. Pusa. Tsaka ano, ang masaya din doon, nakabuo kami ng isang pamilya. Imagine mo, limang wave yun. Kami, yung Team Burachiba, you know, shout out. Kay Embo, kay Kenji, kay Marcia, kay Red. Kay, sino ba kasama namin nun? Si Burnok. Marami. Si Bors, nakasama ko din. Ikaw, sino mga grupo mo nun? Team Aura. Ayan. Mga sila, Mark Cibulo, Renan Donoga, Christopher San Jose, Jilin Lutap, at Imedi. J-Lo. Ibang team si Julio. Si ano, Warking. Yung kasama namin, masisipag na kahit talagang ano, lumalaban. Warking. Siya. Tsaka araw-araw yun, ha? Walang pahinga yun. Sa laki ng poblasyon nun. Pati Southville. Oo, no, naging Southville pa kami. Mahirap yun, pero... Ano eh, masaya. Mahirap na masaya. Ilang area ang hawak mo, Balay, direct? Pare-pares kami na area. Buong ano yun, hati-hati lang.
Kumbaga sa housing, di ba, malaki. Mga oh, pag phase 1 kami, inaating sa apat na team. Magkikita-kita kami, pero iba-iba yung destination. Ba, phase 1, phase 2, phase 3, pare-pares yun. Proper, haatingin yun. Yan. Bilibid. Kaya salamat sa mga naging teammate ko. Na... Hanggang ngayon, may GC pa rin kami, active pa rin. Masaya, masaya, masaya. Sa inyo, naka-schedule kami, naalala ko. Ubad baro ka lumalabas sa bahay. Pandemic naka-ubad. Oo. Ayan, mga naging buhay natin sa pandemic. Oo. Eh, anong...